Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. At sa episode na to, maglilibot lang tayo ngayon sa Subaru. Diyan, sa loob. Gusto nyo ba yan? Tara, punta tayo sa loob. Titingnan na rin natin ngayon no, kung ano yung bagong model nila kasi meron ditong bagong model. Ito, yung Subaru Evosys. Yan. Saka titingnan din natin yung mga lumang model kung mga magkano rin sila. Tara, pasok tayo. Morning. Morning, ma'am. Hi, good morning. Hi, mga ka-tandem. Kasama natin ngayon si Miss Dean ng Subaru Manila Bay. Ma'am, bago nyo batiin po yung mga ka-tandem natin. Hello, mga ka-tandem. Welcome to Riding in Tandem Vlog. Kung nandito nga pala kayo sa south ng Manila, so punta lang kayo dito sa Subaru Manila Bay. Yon, hanapin niyo lang si ma'am? 15, 13. Yon, okay. Ma'am, meron kayong bagong model, di ba? Yes, this is the Subaru Evolvis. Wow! Wow, ganda. Di ba 7-seater to, ma'am? Yes, 7-seater SUV namin. 2.4 liter, kung di ako nagkakamali, no, ma'am? Yes. CVT, yung ganito, nagsastart siya sa magkano, ma'am? 3,480,000. 3.4 million, pero napakaganda mga ka-tandem. Kita nyo naman, no? Very suitable for your family. Yeah. Kasi 7-seater na rin. Unahan grill pa lang, oh. Machong-macho. Ma, titignan ko yung loob, ah. Sige, sure. Okay. Silipin natin yung loob. Wow! Pwede na? Pwedeng-pwede na. Grabe. Lahat ng mga gilid, leather, mayroong mga wood panel, mayroong mga beige na leather. Wow! Ay, Diyos ko, parang sarap-sarap namang imaneho nito. Tingnan natin sa likod. My goodness, kung nakikita nyo ngayon tong sasakyan na to, naka-panoramic sunroof, dalawa yung captain's chair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-seater nga, pero napakaluwag. Next time, mabangan nyo. Ite-test drive din natin to. Yan. Libot naman tayo ngayon. Tingnan natin kung ano pang mga ibang models ng Subaru na meron dito. Ma'am, ano pa ba yung mga models ng Subaru na dito? So, meron kami Forester. So, we have the Forester IL iSight. This one has the G-Ticket edition. And ito naman yung aming IL iSight without the G-Ticket edition. Yes. Napakasarap yung drive nito. Na-test drive na lang ito. Actually, really? Kung hindi nyo pa nakikita mga ka-tandem, may video na kami nito. Mm-hmm. Ilalagay ko na lang dito sa ibabaw. Okay. Nagulat si ma'am. Yes ma'am, naka-drive na kami. Sige, dito. View nyo sa ibabaw. So ito yung XB namin. XB, ito yung na-driving mo for today. Wow, salamat ma'am. And sure ako mag-enjoy ka when you drive this XB. Magkano naman nagsa-start yung Subaru XB, ma'am? So, XB is 1,908,000. So, every car naman here in our dealership, we offer huge discounts. So, when you visit our branches and dealers, you will be, ano naman, offer a huge discount for each car. So, yun, marami pang discount. Basta hanapin nyo lang si Ma'am Dean. So, yun, di ba? Oh, Subaru XB. Ito, ano to, 2.0 liter. CVT rin ma'am, di ba? Tapos all-wheel drive. Yes. Yun, no? Tapos nakikita ko sa ibabaw, yun, no? Nakikita niyo yung camera na yan, yan yung eyesight. Yun, no? Ma'am, ano pa yung mga ibang model niyo na walang display dito na ano, available sa Subaru? Actually, meron pa kami yung WRX. Ah, WRX. And also, IS, Forester IS. Okay. Yeah, the other variant for the Forester. And also, we have the Outback, the only Outback. Ah, okay. Pero now, wala lang siyang display sa showroom namin. Pero yes, that's the bago lang namin siya nilabas. Gusto agad. Magkano naman ang starting price ng mga Subaru Outback? Outback starts from Outback 2.5i Touring iSight. Starts from 2,380,000. Okay, sulat na sulat. Pero ang daming features na lang, di ba? Halos kaya na niyang mag-drive ng pusa, di ba? Correct. Grabe. Pero abangan niyo rin yan mga ka-tandem. May hiram naman natin yan. Oo, no? Ayun, no? Sure. O, nakita niyo na, sabi ni Ma'am Tin, ha? After XC, hila ka na namin for hours. Yun, okay. So, yan mga ka-tandem. Pag meron kayong mga katanungan sa Subaru,
Hanapin nyo lang si Miss Tin. Pwede kayong pumunta dito sa Subaru, Manila Bay. Yes. Visit us here and then let's see you, our assistant Sultan, let's see you. And also you can visit us on our Facebook page, Subaru Asia, and our website www.subaru.asia. Ayun ba yung GoPro G60? Yung sa 360. Ah, ang ganda dyan eh, no? Hindi nag-isip ako ng camera for kapag-motor. Ayun, motor ka ma? Ano? Starting pala. Wow. Oh, may gumamotor pala sila, oh. Sa susunod, sama na natin ito si Ma'am na mag-ride na tayo. Ano ba? Oh, minsan. Ano mo, Ma'am? Ano lang ako, Ma'am? Dominar 400. Sa inyo ba, Ma'am? Ano? Ninja 650. Wow naman. Hindi, ano pa lang yun? Planning pala. Ah, planning? Hindi ka pa nakakuha, Ma'am? Hindi pa. Ah, hindi pa. Ano? Pero ngayon, anong gamit mo? For now, wala pa. Ah, wala pa. Oh, I use my boyfriend's motorcycle. Yun yung Ninja 650. Ah, okay. Plan naman kasi bumalik pa ng... Nang isa pa niya, 650 rin. Sa akin na yung... Pero ginagamit niya, Ma'am, yung Ninja 650. Bumalik ka rin. Practice na ako. Wow, ang galing. Ibig sabihin, Ma'am, aabangan na namin yung ano mo, yung YouTube vlog mo, Ma'am. Sana. Ano na ba pangalan para maiyan na natin? Abangan na mga katandaan. Meron nang YouTube account, it's Tinly Wano, pero it's not super wala bang content at all. Kasi okay. I'm just starting to plan the to make a vlog. Okay. Oh, pero sige, mag-subscribe na rin kayo kay Ma'am. Ano yung ulit? Yung Tinly Wano. Okay, may stay sa gitna, ma'am. Yes. Okay, Team Liwanag. Team Liwanag, T-I-N-E, Liwanag. Okay, abangan nyo kasi magkakaroon ng motorcycle vlog si ma'am. Oo, sana support niya ako, pero grabe, parang alam mo. Ready na sila, ma'am. Dapat mag-ready ka na ng mabilis, ma'am. Grabe, parang na-pressure sila mag-push na talaga for Pero isang unit niya pala natin, ma'am, yung Outback, no? Oo, ito, yung Outback na. Actually, ito very huge success siya. Kasi alam niyo yung first batch namin, naubos na agad siya. Wow. Pero right now, we're still waiting for the new batch para ma-serve namin yung mga new customers for Outback. Pero actually, super sold out siya yung nilabas namin. Ganun siya kaganda. Lalo na pag na-test drive niyo ito, mga katandem, for sure, no? Ano ba yung mga special features nito, ma'am? Actually, halos lahat siya bago na. Okay. Yung ilaw, yung wheel sa harap. Of course, the interior design is marami din nagbago kasi before kasi namin hindi pa siya naka Napa leather seat. Ooh. So this one, it's Napa leather seat. Wow, Napa leather. Silipin nga natin yung Napa leather. Ano ba itsura ng Napa leather? Sana makita, madilim kasi dito eh. Wow. Yun pala ang Napa leather. Sarap. Hello. Napaganda. So ito ma'am, kami mga ano sa body planning meron na rin sa ibabaw. Mm-hmm. So pag may gamit ka rin sa taas, so you can put your socks up dito na rin sa taas. So you can incline it sa roof. Tatanayin ko pala kayo ma'am, okay. Kung bibigyan ng pagkakataon na magdadrive kayo ng isang Subaru lang, yun na talaga yung daily driver nyo. Lahat-lahat na yun yung kotse nyo. Yeah. Anong Subaru yung bibilin nyo? Actually, ako kasi I like mga mabibilis. Okay. So actually, when I started working here sa Motor Image, very nagulat ako. Kasi I drive a usual car, but other brand. Pero okay. Not the performance we have here sa Subaru. So when I started driving, actually the first time I drove the WRX. Talagang gabi. As in, wala akong masabi kasi sobrang ganda ng takbo niya. Tapos, ang bilis pa. And very comfortable pa rin. Even you're driving mabilis. So, comfy pa rin yung feeling niya when you drive the Subaru. And, pero kung ako mapapiliin, actually, for everyday driving, kasi I go to work everyday, it's the Subaru XP. Yes. Ako naman ang gusto kasi makakatandem sa totoo lang, yung Subaru Forester. Ah, Forester. Kasi ang luwag niya, nung 2019 ma'am, yun yung naging namin eh. Best car ng 2019, tie sila ng at saka ng Forester. Forester. So yun yung akin kasi napakaganda talaga i-drive kaya kung kayo ay nagpa-plan ako muna sa akin, kailangan test drive niyo rin yung Forester. Super comfortable at saka may power din. Kasi sobrang comfy niya for a city drive.
Saka pag yung mga matatagtag na roads, hindi mo mapipili. Oh. Because of the four-wheel drive siya. Kasama naman natin ngayon si Sir Uzi para demonstrate sa atin yung eyesight. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Thanks for having me. Yun. At saka pa-promote na rin natin YouTube channel ni sir. Sir, ano nga ba yun? Hindi talaga siya channel, parang Uzi Asuncion. Yun o, may mga collab na tayo kaagad o. Ayos. So, paano ba itong eyesight, sir? Ayan. So, basically, eyesight is a driver assist system that keeps you safe. So, it's an active safety suite with 6 functions. In a nutshell, hindi kanya papayagan mabangga. Yun. Hindi kanya papayagan gumewang-gewang. At yung pinaka-favorite ko, adaptive cruise control. So, kung gusto mo medyo relaxed driving ka lang, you let the car do its work. Wow! Yan ang gustong-gusto ko, diba, sir? Kasi maganda to sa mga bagong drivers, diba? Kasi kung mga safety features, hindi ka pa masyadong marunong sa sasakyan, correct, at least tutulungan correct, ka niya. Correct. Pero word of caution lang, hindi siya meant to replace the driver. Ah. Okay. Kasi it's only an assist system para lang to keep you safe. Yun yung goal namin eh, na pag nagda-drive ka, talagang yung peace of mind mo 100%. So yan, pwede kong i-demo yung eyesight. Basically, kailangan ko lang, well, ang papakita ko sa inyo yung adaptive cruise control. No? So, kiklik ko lang to, then pag click up ko, makikita mo doon, no? Nasa-sense na nung car natin, na may car sa harap. Wala na akong ginagawa. Yun, no? Yeah. So, mag-a-adjust lang siya. Depende sa, ginawa, nagpe-preno rin siya. Depende sa speed. Tapos pag may kotseng sumingit, and then, so, mag-a-adjust din siya sa speed. As long as nakikita niyo yung car sa harap, it will adapt. Tapos hindi rin siya abrupt mag-brake. Okay, may preparation yes, din. Kunyari, yan, bumabagal siya. It's also adjusting your speed. Yeah, kaya siya tinatawag na adaptive cruise control kasi it really adapts. Sarap nito, lalo na pag nirarayuma ako, hindi na ako makapedal masyado eh, no? Correct. So, kung naka-adaptive cruise control ka, no? Maraming tulong. Exactly. So, kunyari yan, umalis siya, umalis yung nasa harap natin, maghahanap siya ngayon ng ibang car. Yun, nakita na niya, layo pa lang. So, ayan na yung next. So, huwag ka matatakot. Hala, wala nang sinusundan yung car. Kahit motor. Okay. Kahit motor, biglang sumingit, makikita mo na nakikita siya ng eyesight. Ayan. So, ito, makikita natin, stoplight. Ayan. So, kung titigil siya, titigil din tayo. Okay. Ayan. Pero para sa'yo, wala sasakyan sa unahan? Kung wala sasakyan sa unahan, doon, kailangan mo nang mag-take over. Okay. Ayan. So, kailangan talaga ng driver pa rin. Kailangan pa rin. It's just an assist technology. Okay, so, okay. Ayun, iba pang features ng eyesight. Ito, actually, tingnan natin kung madedemo ko, no? Ito yung mga para sa distracted mag-cellphone. Yun! Daming ganyan, sir! So, kunyari ako, ayan. Kunyari, tigil tayo, ha? O, naka-stoplight tayo. Simulate lang natin. Kunyari, lutang ako. Tumitingin ako dyan. So, may chicks pala doon sa labas. May sinaspatan ka dyan. So, or nagpa-phone ka, or tumitingin mo yung date mo. Pag umander na yan, tapos na-sense ng car na, huy, di ka nakatingin sa daan. Sasabihan ka niya. Okay. Yeah, so, ayan. Try ko, ha? Dito siya lalabas. Kunyari, distracted ako. Tayo natin, umandar yung mga ako. Sasend siya. Op! Umandar na yung toto siya. Tumutunod distracted siya. Distracted ka! Okay. Ayan, so, yung sa ibang cars namin, actually, like the Outback, mas galit pa siya, manginginig yung steering wheel, mag-alarm talaga. So, pinapakita niya sa'yo na you should really be focused on your safety on the road. Galing. Subaru talaga, safety, no? Internationally renowned naman yan. Eh. Yes, Subaru. Actually, award-winning pagdating sa safety. Lalo na yung all-wheel drive system, di ba? All-wheel drive system. Kahit baha, kahit madulas yung daan. Actually, designed siya sa US, kaya siya favorite. Kasi kahit sa snow, hindi mo na kailangan ng snow tires. Mas safe talaga to, kahit ano. Kasi dalawang, imbis na dalawang gulong lang yung kumakamot, apat kasi all-wheel drive. Tapos unlike naman sa mga four-wheel drive na part-time lang, ito kasi full-time talaga. Pag start mo, all-wheel drive na automatic. Yes. Yun yung gusto kong i-demo, yung pre-collision braking, kaya lang medyo scary yun.
kailangan mo talagang i-try banggain yung Nako, oh, nakatakot niya. Sana hindi mo sana hindi kailangan mangyari sa iyo. Pero again, may ganun din siyang function. So ano, ang pre-collision sir, pag mababangga ka na, may membrane siyang yes. Isa. Pag na-feel niya, ubat di po may membrane to. Tigil ko. So basically, the car will attempt to save itself. Actually, may isa pang function yung eyesight. Medyo ano siya, unsung hero siya. Kunyari, nakapark ka ng paharap, tapos pader. Okay. So lalabas ka, di ba? Re-reverse ka. Nalagay mo sa drive. Okay. Dito nangyayari mga sudden unintended accidents. Okay. Diba? Nababangga sa mga establishment, nababasag yung mga glass. Actually, if the car senses na, oh, teka lang, may harang sa harap pa, parang nasa maling gear tong driver. Okay. It will not give power to the wheels. Okay. So parang, teka, may mali kang ginagawa. Ayan. Sa bottom so, line yes. Dito, sir. Throttle management naman yung tawag. Yun. Safe na safe tayo sa sudden unintended acceleration. Yes. Yan, no? Sa mga ka-tandem natin, ha, oh, subscribe na kayo sa YouTube channel ni ma'am at ni sir. So, Uzi, ano nga ba ulit yan, YouTube channel? Ako, ano, dump lang siya ng mga videos ko. Uzi Asuncion. Okay, tsaka si ma'am. It's a Tin Liwanag. Yun. Okay, next episode na. R.I.T. Riding in tandem. R.I.T. Riding in tandem. R.I.T. Riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay R.M. at Elaine. R.I.T. Riding in tandem. R.I.T.